kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel, Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito. Pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na nabuhay? Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department noong araw. And then 1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro DISCOM. By 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay. Nung 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain Ernesto Magasahit na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, kung hindi ko nagkamali, 1988, hindi nag-umpisa ang Double Death Squad noong pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga walo kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, arnas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay ng pumatay kami ng maraming tao at tumanggap ng tumanggap kami ng maraming pira galing mismo, personal, kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes, sa kanyang bodyguard driver na si SPO4, Sunny Villaventura, and ito si Christopher Bongo, na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Double Death Squad. Yan si Bongo, ay taga-bili ko lang yan, Maruya. 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 Yung pinili itong saging. Apo, pabalito ko rin po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kanyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko na mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City na wala na ang bilip dito. Nawala na po yung? Giallow kami na wala ang belief ko sa kanya dahil giallow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City
ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Double Dead Squad. Dito, Christian, pangalanan ko. Kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City, hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper, na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap kay Alan Yap. Nasaan po yung Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laut. Another naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspekan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4 Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Disiparit-siparit ito para mahirapan kami na huli. Another okay. Yung pinakidnap ni Mayor Duterte. Si Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam, nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Langgoyen Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is, pagka-record ko, is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SPO4 Benvenido Laud, ako, SPO4 Desiderio Claribel, and Police Inspector Paul Hincio Pabo. Yan na po. Wala lang akong ilagay iba. Yan po ba lahat nando sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Danny Ong at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then police captain Asyerto yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na druga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? E bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, eh, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, alias Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sub-users, imposers sa Davao City, pangalanan ko na, si Danny Ong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DDS. Okay. Of
course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, yung basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Uy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga fans, campaign contributor ni Mayor Duterte at that time, on 2001. And then, inutosan ako personal, kasama si SPO for Sunny Bilaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Uy at ni Michael Yang dahil lang itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yan si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang canpis factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Isyabon Laboratory. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How long did you, how much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na... Is there any chance, sir, na pwede niyo ma-divulge? So, doon sa first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte na pinagtitiwalaan siya doon sa mga special operations. Then, dito po, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Secretary, sandali lang, ano, it's technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pinipresent mo ay, yan ba yung... basis nung iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no. Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, ano, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Thank you. Secretariat, can you assist involvement again? Or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin na mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posane at kay Bongo. Para for sure na ang mga digital katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa nito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo, latest lang
yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City, na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo yung influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, I mean obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words, po ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin yes. po sa ano? Yes. In fact, yung si Edil Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Nandito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names, no? At mabiverify ito. Is there any chance, sir, na pwede? A lowly employee noon sa Davao. Noon naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kinagarma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chairman. Hindi niyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit muna si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala, at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So hanggang ngayon, buhay pa po si Maykilyang Charitan Samioy and Pulong Duterte. Paano yun po ang masasabi ko, at yun ang yung ibang karibal niya ang drug lords, katulad ni Mayor Aldon Parujino, ay pinapapatay na niya. Sulo na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bugos ng mga pangalan, target personalities ko no, sa kanyang bugos na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, na involved yan siya. Tamalo.
So just to reiterate habang sineset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. And doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po doon sa affidavit po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, you know, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may mga, may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when, you know, may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisagdag, okay, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang 120 testimony ko na sinabmit ko sa nila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Turin, dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung anim na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time, at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito dinala ko sila sa Laon Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito, nakakuha ako ng anim na mga small cell phone Nokia sa kanila mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay Espiritu for Sunny Bilipintura yung araw na yun, after the New Year. Kahit sabi niya, ipapurinsic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiritu Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemists ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. At of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na naaresto. So kanina, hindi ma-locate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya, and as observed by Congressman Adjong, na na-mention niya dito si SPO4 Val Carrillo, na na-mention din ni Congressman Acop, na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi dinerecho kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas, and the committee has been furnished yung affidavit ni
Arturo Las Cañas na sinabmit sa International Criminal Court, na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para ispare yung buhay niya at yung mga chemist na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So, siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila nung 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na-detain. Ngayon, papano, ano ang ginawa nila Duterte? Papano nila na-clear yung mga naka-detain na yon? Andito po yan sa next slide. Next slide, please. Share mula po. So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay, Duterte facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa PhilStar. Nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung first few paragraphs. 8 of 10 Chinese nationals arrested January 10, a day after the Shabu Laboratory afternoon, were released thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Ang sabi ni Duterte, ang reason niya, it's in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. Yun. Ganun po ang binilabas niya. Mr. Chair? Yes, if I may interrupt, Senator Trillanes, may we just be enlightened why the date of this publication is February 10, 2006? Yes. So lumalabas dito, Mr. Chairman, na kailangan nilang linisin yung or itay yung loose ends na yon kasi on record, sinabi nila, tinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaso nga, pinatay na. So, supposed to be, doon pa rin. Kaya para malinis yung or matay yung loose end na yon, pinalabas kunyari, naglabi siya na i-release ito out of humanitarian reasons. Humanitarian reasons pa kung ginamit pa, yung pala, pinapatay niya na. Tapos, pagka cross match nyo po yung walong pangalan dyan, doon po lalabas doon sa 11 na list na missing. Pero dito, nagkabuhol-bahol na sila ng numero dahil technically sa listahan ng Bureau of Immigration, meron pang tatlo. Kasi ang dineclare nila 11, tapos ang nakasulat nga sa logbook, 13. Nagkabuhol-buhol na eh. Kaya talagang meron pong mananagot at may pipiyok dyan sa Bureau of Immigration. With all the respect, yes, Ms. Can we Ms. at Chairman. Least cross-match those 8 names as against the 13 names yes. which are born in the logbook mm-hmm. of the Honorable Akop? Comsec, please. Opo. So, ginawa na po namin yan earlier dun sa list mismo nito ni Director Wilkins Villanueva. So, dalawa po, nag-match eksakto. Then may apat, kasama yung parents ni Alan C., siya,
same sound. Kumbaga kasi it's a Chinese name, pero ando doon siya, nagko-cross-match siya. So, ano po ito, no? If matutuloy po yung pag-subpoena ng mga records at yung mga opisyales doon sa Bureau of Immigration, eh lalabas po doon na walang tinurn over itong si Wilkins Villanueva kasi nagpatutuo na ho si Arturo Las Cañas na sa kanya tinurn over nung tao ni Wilkins Villanueva na si Val Carrillo. So, yun po ang nangyari dito at documented ho ito ha. Si Duterte mismo ang naglabi nung release nila kunyari para lang maging consistent dun sa storya nila na nirelease ko no yung mga Chinese. Senator Trillanes, yes, so ma'am. What you want to tell us is this Chinese nationals were released sometime after New Year, but the publication was made on February of 2006. Oh, ganito po. As related by Arturo Las Cañas, nagkaroon ng initial raid dun sa Shabu Laboratory, 6 patay. Then nag-follow up raid sila dun sa apartments, may nakuha silang 11. Tapos on that same night, tinurn over na kina Las Cañas at binigyan siya ng instructions to kill them all. Bakit? Kasi natatakot siya na spill the beans. Kasi nga, nagbo-volunteer na itong si Alan C. Binabribe na siya ng 50 million na sasabihin niya kung saan. At in fact, inamin niya na doon kaninang interview na yung mga passports nila ay hawak ni Michael Yang. Tapos sinumbong ito ni Las Cañas kay Duterte, lalo nang na-alarma siya at kailangan niyang mawala yung mga loose ends na yan, kaya pinapatay niya. That same night, Mr. Chairman. Pero, nakasulat dun sa kanilang alibi, itinurn over nila sa Bureau of Immigration. Kaya they needed to come up with another story na pinarelease nila eventually February na. Pero, wala na sila by then, Mr. Chairman. Senator, can we double check if the date that is indicated is really February 2006, ComSec? Medyo yes, it's quite hard it's February, to... It's February, ma'am. February 2006. February 10, no. February 10 2005. Of... 2005. That's the date of the publication. 2005, Mr. Chairman. Na-mention po ba dun sa publication yung actual date ng release in the spirit of New Year? Ito po, no? Davao City, 8 of 10 Chinese nationals arrested last January 1, a day after a Shabu laboratory was busted here, were freed last Tuesday afternoon. Thanks to Mayor Rodrigo Duterte who facilitated their release. Then, ang sabi niya, it is in the spirit of the Chinese New Year and for humanitarian reasons that I am seeking their release. So yun po ang ginamit. Did it indicate the actual date of release? That's Tuesday kung i-check natin sa calendar itong February 10, first 2005. First week of February. Yes, thereabouts yun. Yun yung claim ng press release. Yes. But ako, based dun sa testimony ni at sa interview ni Ms. Las Cañas at dun sa cross-matching ng names, ito yung mga pinatay nila. Kaso nga, kagaya nga nung hindi sinasabi nung taga Bureau of Immigration, hindi niya alam about the 11. He's not ready to admit na tinurn over sa amin yan. Kasi alam niyang wala dahil pinapatay na nila. So yun yung nangyari dito, Mr. Chairman. Ito, sabi niya ni Duterte, unang-una, what business does a mayor have to intervene dyan sa release na yan? Meron siyang personal interest because these people, wala na nga eh, no? Sabi niya, they have nothing to do with illegal drugs. The only mistake of some of them was that they were
they may have violated immigration laws in connection with their stay here. Regardless, it should have been a problem already of the Bureau of Immigration. But he had to intervene because wala na eh, patay na eh. Kailangan na nilang tanggal sa books. Papalabasin nila na-release consistent with the story now, the lie for that matter, ni Wilkins Villanueva, Mr. Chairman. So, dito, so ito na nga, yung mga names nandito sa article, krinos-match namin dun sa sinabi nila, nagmamatch po. Kaya hindi na po yan makikita, yung mga yan. Pero gusto nilang palabasin dito, na-release sila. Pero ngayon, I don't know kung paano mamimilipit yung Bureau of Immigration dito, those who handle this case, bakit nila ni-release? Anong basis? Kasi ang sinasabi dito ni Duterte, siya yung umarbor. So this is one of the first na nakuha namin paano siya magtago nung at mag-protect dun sa ultimate drug lord dito, which was Michael Young. I'll proceed. Okay. Next. So ito. Sige po. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, sa laboratory ata itong si, sabi niyo po ah, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka yes. pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to, saan po ito dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir, baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021 nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Sammy Charlie Tan and Michael Young, na nagtayo daw ng isang Cantis factory sa Dumoy Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sansun Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang Cantis factory sa Dumoy Toril at the time na binamanage po ito ni Michael Young at ni Sammy Uy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, a finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fishport na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabel ng Toril Fishport. Then nadiskubrihan ko na lang po na sa Cebu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa. So, ito po, no, nakita nyo how graphic or how detailed yung kanyang mga descriptions kasi insider siya. And dito natin makakita ang PIDEA Chief, Regional Director ng Region 11, no? Itong si Director Wilkins Villanueva. These Cebu laboratories were operating under his nose precisely because, as mentioned by Mr. Las Cañas, ay kasabwat itong si Wilkins Villanueva. And just like yung paano ginawa kay Garma, pre-nomote, paano ginawa dun sa taga-LTO, pre-nomote, ito pong si Wilkins Villanueva, ginawang PIDEA chief to make sure na protektado yung kanyang cartel. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi niya masabi na si Michael Young ay nasa PIDEA narcolist kahit na itong kanyang mista na si Colonel Asierto ay nag-submit na ng report as early as 2016-2017 sa iba't ibang ahensya. At nabalita na yon yung Michael Young na yan. Ilang forum na lumabas pangalan. Pero dahil itong protector na si Wilkins Villanueva, yun yung kanyang role dito sa Duterte Drug Syndicate. Next.
Sir, nabanggit niyo po na may... At isa pa, nakadiscovery ako. Sa Green Heights Subdivision ng Anadas, siya buong laboratory ng papapag-ari ni Sammy Uy at ni Michael Yam. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO Paul Benvenido Laud in the presence of Sammy Uy and a Filipino-Chinese woman I only name here as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng sales wallet doon, kaya huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislead kami. Tatlong Shabu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So ito ho, no? Pagka meron silang natutumbok na Shabu Laboratory, according to Mr. Las Cañas, mag-a-apply sila ng search warrant at ire-report nila kay Mr. Duterte. And ang ginagawa ni Duterte, tinitimbrihan niya yung mga drug lords, sila Michael Yang, sila Sammy Uy, para walang maaabutan doon itong sina Las Cañas. Tapos yung mga informant niya na yung 11 construction workers, yun ang pinapatay. Tapos dyan sa affidavit na yan ni Mr. Las Cañas, sinabi niya na binilin sa kanya ni Duterte na makikinig kayo sa instructions ni Sammy Uy. So parang that is his way na to declare to everyone na tao ko to, huwag niyong gagalawin ito. Ginawa na rin yan eventually, mamaya papakita natin, dun sa case ni Michael Yang. Next. Ano daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte, sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in-charge sa Northern Mandela operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroon si Bull Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sammy Uy, at Cholitan. Pwede pa ulit po yung ano? Ano daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte, sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in-charge sa Northern Mandela operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroon siya buong laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sammy Uy, at Cholitan. Okay, dito po sa video na ito, dito sa tanong na yon, sinabi niya ang relationship ni Paruhinog at ni Duterte at the time, nung mayor pa lang si Duterte, ay yung Northern Mindanao, ang in charge ay si, sa distribution, ay si Paruhinog, na ang drug lord partner ay yun si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang. Tapos sa Southern Mindanao, si Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, yun naman ang kanilang mga kapartner dito sa Southern Mindanao. Para yung distribution ay hindi sila nag-overlap. Next. Ando doon po yan, doon sa 186 pages na affidavit ni Mr. Las Cañas. So ando doon lahat yan. So, isa-isain po natin yung mga personalities na minention ni Mr. Las Cañas. While sa kanya yung insider information, titignan natin from other sources para ma-validate o ma-corroborate yung kanyang mga statements. So unahin po natin si Charlie Tan. Next. Doon sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson, ito daw yung mga big players ng customs at the time. Ito pong si David Tan, ito po yung tinatawag din nilang Davidson Bangayan. Andiyan dyan siya. Ito yung sinabi ni Duterte na pupugutan niya ng ulo back in 2012, I think, pagka daw nag-operate ito sa Davao. Pero to this day,
this guy is operating sa Davao and has been one of the major campaign donors of Duterte. Ito naman si Tevez Group. Ito rin po, itong si Arnie Tevez, the former congressman. Ito po ay siya ang distributor ng droga sa Western Mindanao, Western Visayas rather. Kaya ano ito, he was one of the untouchables nung panahon ni Duterte. Then dito, yung Davao Group. Itong Davao Group, hinimay ito. Next slide, please. Yan, sige. So, dito, ito yung mga players ng Davao Group. Kasama na rito, itong si Charlie Tan. So, si Charlie Tan of Davao Group. Ngayon yan sila, meron yan, ang kapartner niya dito sa Bureau of Customs ay si Manz Carpio at si si Pulong. No, mamaya, papakita natin yung kanilang partnership. At under sa kanila, yung mga accredited na brokers like Mr. Mark Taguba. Sige, next. So, in-extract lang namin from one of the statements ni Las Cañas na itong si Charlie Tan, next, naka-underline yan. So, si Charlie Tan daw, according kay Pulong, na kinargahan yung kanyang container van ng illegal drugs. So, next slide, please. Okay. Punta po tayo dito sa 6.4 billion worth of shabu. Kung saan ang nasangkot ay itong si Mr. Mark Taguba at ilang mga mid-level players, no? Next. Pero base dun sa mga ebidensya na kalap namin dun sa mga Viber messages ni Mr. Mark Taguba, nakita namin yung mga involvement ni Manz Carpio, Pulong Duterte at ni Charlie Tan, no, at different levels. Next. So, ito yung mga grupo na ito. Itong si Pulong Duterte at itong si Small Abellera, ito yung kanyang bagman, no? I think andito siya. Siya yung counselor sa ng Davao. Tapos next, ando doon si Charlie Tan. So sila yung magkakagrupo. Yan, Manz Carpio. Next. So ito, dito niyo makikita kung gaano ka ano sila. Ka-privileged nung panahon na yun. You don't just do that, or you cannot just do that kung ordinaryo ka. So next. So ito, itong si Kenneth Dong, ito yung facilitator ng 6.4 billion peso shabu shipment na na-convict, ano? Tapos itong si Paolo Duterte, tapos yung isa doon sa taas, yan si Charlie Tan. So ano to, magbabarkada itong mga ito. Next. Ayan, Charlie Tan and Pulong, Duterte. Ayan. Okay. So, travel buddies talaga sila. Next. Yun. Sige. Next. Ito naman, talagang, ano ito, bagman ito ni Pulong Duterte, itong si Small Abellera. No? Next. So, sinama ko sila dun sa 6.4 billion peso shabu smuggling kasi ang ginawa ni Duterte at ng kanyang DOJ ay tinanggal yung mga big players ng kanilang sindikato para hindi sila makasuhan. Next. So yan yon. Next. Okay. Next. So ito yung nakaupo niyan, yung Richard Tan. Yan po yung may-ari nung siya yung shipper. So ando diyan sa Office of the President nung 6.4 billion peso shabu.
Next. Ito na ngayon. Initially, nakasuhan itong si Mr. Faildon, pero clear siya, no? Kasi supposed to be, dapat mortal sin yung ginawa niya kasi lumusot sa kanyang watch yung 6.4 billion pesos shabu. Ngayon, kung totoong galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, eh dapat unang-unang binitay ito, no? Pero, nakita nyo, when initially, numainit, kinasuhan, pero when the smoke cleared, cleaner siya. Okay, next. Tapos, yung DOJ prosecutor na nag-clear sa kanya, pre-nomote ni Mr. Duterte. Ito, under the executive branch ito. Di ba? Kailangan, unforgivable yon na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment. At, pero, clear, pre-nomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So, nakikita nyo yung pattern? Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. No? Kagaya nung ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito, dito sa prosecutor na to. Next. O, Pulong Duterte. Sige, please. Nasabi mo rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetali nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang i-vice mayor. So, pumalag ako. And then, kinausap ko si Customs Collector Attorney Mancoy, Attorney Edward Riboco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week, nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Mancoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Riboco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nag-video po kami ni Mark Suico ng pira every Friday po ito sa tatlong banko. Number 1, BDO. Number 2, East Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainita ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Laskana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Balis ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao, nag-deliver kami ni Mark Suico, more or less, mga 1 million peso per week ito every Friday, kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Capuyan ng ISAP. Nakasama ko si, ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then tumatog de la Rusa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mark Swick po ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mark sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more to 350,000 per week lang ang Kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Laskana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga police, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Capuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siya ang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Royina Garman naman
ay siyang chief of police ng Santa Ana Police Station and Sa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po, pagka-recall ko. So dito po, dinitalya ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga ano nila, mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos lumalabas dito si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao, pero at the same time since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon that can easily be verified. At itong na-mention niya na si Colonel Capuyan na binibigyan niya na taga-ISAP, then eventually lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos Cebu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So ito na, may pinanggagalingan sila, nagsimula sila sa Davao, and no, naging presidente si Duterte dito na sa buong Pilipinas. Next. Nasabi mo rin po sa... So ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as, I think this is 2016, yan. Yan. Tapos ito, the Sir Davos of Davao. Sir Davos, ito yung sa Game of Thrones na smuggler, no? Na character. So siya yon. Next. Ayan, involvement in the smuggling operations in Davao. So ito naman from the ano to? Philippine Anti-Smuggling Group. Ayan. Ay Presidential Anti-Smuggling Group. So smuggling activities in Davao City ni Paolo Duterte. So meron siyang kapartner itong Glenn Escandor. So meron siyang report, may mga dero siya na ganito. So next, ito may NBI report din siya, subject alleged smuggling activities intelligence report. So ayan, sila pa rin, Glenn Escandor and Paolo Duterte, a big-time syndicate that is engaged in smuggling activities. So, this, nung ano pa lang, hindi pa presidente si Duterte. Incidentally, itong mga dossier na ito, ang nagbigay sa akin ito ay si late Speaker Prospero Nograles. No? So yan, apparently... And binalidate namin ito, talagang meron siyang ganyan report. Next. Okay. Sige, please. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte? Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubalan ko siya sa lodge namin sa Mason, kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Noong nakita ko ang kanyang napakalaking tattoo, katulad sa tattoo ito ni Michael Young. Then, tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So, paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Young kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila?
Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nagamiting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Hoy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa lana ng Davao City ito nakalocate. So dito sa video na yan, na-mention Mr. Chairman ni Mr. Las Cañas na itong si Pulong nakita niya yung tattoo nung nagkaroon ng initiation rites sa Mason. At inadmit mismo ni Mr. Ni si Pulong na ano nga siya, member siya ng Samgor Chinese Triad Group. Next. So ito po yung sa Senate investigation naman. Ngayon ako, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tato mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no. Mr. Chairman, can... Mr. Chair, I'm sorry. Can, Mr. Chair, no way. Okay. So, makita niyo, bakit? Kung wala naman yung tattoo na yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no. Bakit naman? Eh, kung wala kang tinatago, kung tato lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapa-find out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So, dito nakita natin back in 2017 kung paano niya talagang binabantayan yung tattoo na yan. Kasi hindi rin niya pwedeng mabura yan because according sa mga traditions or rules ng Chinese Triad, pag dinisown mo sila by doing that, hahuntingin kanila. So yan po.